Sa previous video ko, diniscuss ko kung ano ang capital gains tax, saan yun ipafile at babayaran. Dito naman pag-uusapan natin kung paano maging exempted sa capital gains tax. Magbibigay din ako ng sample computations para mas madaling maintindihan. Hello, I'm Ann Clemente, licensed real estate broker and a real estate vlogger. I made sure na marami kang matututunan dito sa video, kaya paki-like naman bilang support sa akin. At kung hindi ka pa nag-subscribe, consider subscribing and hitting the notification bell so you learn more about real estate. Anyway, I chose to talk about this topic because I'm aware that a lot of Filipinos still don't know about the capital gains tax exemption on their principal residence. At alam ko na sa isang punto ng buhay natin, kailangan natin lumipat ng tirahan, maaring na-outgrow na natin yung bahay natin kasi dumami na ang family members natin, o dahil umalis na ang lahat ng mga anak, empty nester na at kailangan na mag-downsize. Kaya sayang kung binenta ang tirahan tapos hindi i-take advantage yung exemption. Mapapansin nyo mamaya kapag nag-discuss ako na medyo hassle yung requirements pero worth it naman siya. Share ko lang na yung friend ko na sinabihan ko nito. Nag-upgrade siya ng studio unit to 2-bedroom. Kaya binenta yung studio unit tapos bumili siya ng 2-bedroom unit. At dahil in-avail niya yung tax exemption, hindi na niya kailangan magbayad ng 348,000 pesos. Malaking halaga rin yung natipid niya ha, at nagamit niya yung pera para sa mga bagong appliances. So, ito na. Kailangan principal residence ang real property na ibebenta mo para maging conditionally exempted ka. Ayon sa full text ng Revenue Regulations number 13-99, ang principal residence ay kung saan ka permanently nakatira, kesa house and lot o condominium unit. Kaya kahit na temporary na pumunta ka sa ibang lugar para mag-travel, mag-aral o magtrabaho, ang uuwian mo ay ang principal residence mo pa rin. Siya talaga ang babalik-balikan mo. Ang basehan ng principal residence mo ay ang residential address na nakasulat sa latest income tax return na final mo bago mo ibenta ang tirahan mo. Ayon din sa Revenue Regulations number 14-2000, para makasigurado sila na totoong residential address mo, hihingan ka ng certification mula sa barangay chairman o certification mula sa building administrator kapag sa condominium ka naman nakatira. Mapapansin nyo na sinabi ko kanina na conditionally exempted. Kaya ako sinabi yan ay dahil upang hindi kayo magbayad ng capital gains tax, kailangan nyo munang matugunan ng mga sumusunod na conditions. Kailangan gagamitin mo ng buo yung perang nakuha mula sa pagbenta ng principal residence mo para bumili o magpatayo ng bagong tirahan sa loob ng 18 calendar months mula nung binenta mo yung principal residence mo. Maki-carry over yung historical cost ng tirahan mo sa cost ng bago mong magiging principal residence. Mapapaalam nyo sa Commissioner of Internal Revenue na mag-a-avail ka ng capital gains tax exemption sa pamamagitan nung ifa-file mong BIR Form 1706 o yung capital gains tax return sa Revenue District Office na may jurisdiction sa tirahan mo. Kailangan mong i-check ang yes bilang sagot mo sa number 17 at 18. Maliban sa capital gains tax return na final, kailangan mo rin i-submit yung documents na yan. Exemption was availed only once every 10 years. Kapag hindi nyo nagamit ng buo yung pera mula sa pinagbentahan, kailangan nyo magbayad ng tax doon sa natirang pera. Halimbawa, yung house and lot mo, ang fair market value niya ay 12 million pesos, pero nabenta mo ng 10 million pesos at 7 million pesos lang ang nagamit na pambili ng bagong condominium unit na titirhan mo. Para makompute natin ang capital gains tax, ang kailangan natin munang gawin ay alamin yung percentage of non-utilization. Gamit ang formula yung hindi nagamit na portion o pera ay 3 million pesos kasi yan ang difference sa 10 million pesos na selling price at 7 million pesos na gagamitin pambili ng bagong tirahan. Yung 3 million pesos, i-divide natin sa 10 million pesos. At ang makukuha natin percentage of non-utilization ay 30%. Ang next step ay i-multiply natin yung 30% sa 12 million pesos kasi yan ang mas mataas na tax base. Yung sagot na 3,600,000 pesos ay i-multiply
i-multiply natin sa capital gains tax rate na 6%. Ang babayaran na capital gains tax para sa hindi nagamit na pera ay 216,000 pesos. Medyo mahaba itong susunod na condition, kaya i-breakdown ko siya. Maliban sa mga conditions na nabanggit ko kanina, yung buyer ng principal residence, i-deduct niya yung dapat babayaran na 6% capital gains tax mula sa napagkasundo ang price. So, for example, parehong 6 million pesos yung selling price at fair market value ng condominium unit na tinirahan mo. Yung dapat nabayaran na capital gains tax ay i-deduct ng buyer sa kailangan niyang bayaran. Kaya ang ibabayad ni buyer kay seller ay 5,640,000 pesos na lang. What happens to the 360,000 pesos capital gains tax? So basically, yung 360,000 pesos ay ipapasok sa isang escrow account with an authorized agent bank. Alam ko na hindi pa rin uso yung escrow dito sa Pilipinas o marami pa rin hindi familiar sa escrow. So an escrow is basically just an agreement between parties to employ a third party to hold their assets for them. Kaya sa example natin, ang third party ay yung authorized agent bank at itatago niya lang yung 360,000 pesos para sa revenue district officer at sa seller dahil nagkasundo sila na mag-escrow. Ano na mangyayari sa perang dineposit? I-release lang ng authorized agent bank sa seller or transferor yung pera kapag may certification mula sa revenue district officer na nagamit talaga ng seller lahat ng pera sa pagbili o pagpagawa ng bagong tirahan sa loob ng 18 calendar months. Kung kailan na notaryo yung deed of absolute sale, yun yung start ng bilang ng 18 calendar months. Sa loob ng panahon din na yan, kailangan makumpleto mo yung post-reporting documents. Ayon sa Revenue Regulation Number 14-00, sa loob ng 15 days na pagkasubmit ng complete documents, ipapa-release ng concerned revenue district officer ang escrow doon sa dineposit na pera na pabor sa seller. Disclaimer lang, huwag niyong asahan na masusunod yung 15 days. Paano kapag nag-fail kang mag-submit ng documentary evidence na ginamit mo ang proceeds o yung perang pinagbentahan para sa pagbili o pagpapagawa ng bago mong principal residence? 30 days pagka-lapse ng 18 calendar months, ipinagpapalagay na hindi mo ginamit yung proceeds at ituturing na kulang ang bayad mo sa capital gains tax. The assessment for deficiency capital gains tax is inclusive of the 20% interest per year. At ang bottom line lang ay yung pera na naka-escrow doon sa bank ay mapupunta na sa kailangang bayaran na capital gains tax. Kapag base sa assessment, kulang yung pera para makover yung lahat ng kailangang bayaran, kailangan mong bayaran yung balance. Pero kapag sobra naman yung pera, ibabalik naman sa'yo. Yan na ang mga importanteng kailangan yung malaman sa capital gains tax exemption. Anong tingin nyo sa mga requirements? Sa tingin nyo, kaya ba makomplete o mahirap? Let me know sa comment section sa baba. And please don't forget to like this video to support me. Again, I'm Ann Clemente, a licensed real estate broker and a real estate vlogger. Thank you for watching Own Property PH.